What's up mga kabady? Melenggera, Pabasang Rider, I am in war. So, nandito tayo ngayon sa aking munting garahe at may video na naman tayo. Ang video natin yun is about sa crankshaft. Ano bang mga crankshaft na available sa Fury? At ang pag-uusapan natin ngayon about sa mga stroker crank at the stroke na crank. Ang bago yan, syempre. Paki-like syempre itong video na to kung magugustuhan nyo. At pa-subscribe kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe. Kung gusto nyo maging updated sa videos na ginagawa ko, syempre, click nyo yung notification button. Nandiyan sa baba. So, ngayon, pag-usapan natin yung crank. Ano bang meron sa crank? Okay. Ang stock crank kasi natin, itong stock crank ng Fury. Madumi ba? Malinis. Ang stroke nito, top dead center is 50.6. So, pag pumunta yan, yung umikot, isang buong ikot, 50.6 ang stroke niya. So, malaking bagay yung stroke. Doon kasi nakocompute yung displacement ng motor natin. So, ang Fury, ang stock natin na piston is 56. So, ang 56, tapos 56 sa piston, tapos ang stroke mo ay 50.6. Ang kalalabasan niya is 125cc. Paano kinocompute yun? Bore times bore times stroke times yung 0.007854. Makakuha niyo nun. Ang sagot is 125. Parang 125.1cc yata. Hindi ako nagkakamali. So yun. Doon nakakuha yung stroke. Yung displacement. At alam naman natin na mahilig tayo sa mas mataas na displacement. So, anong ginagawa ng iba? Ang ginagawa ng iba, nilalakihan siyempre yung piston. Siyempre, may mga ano yan, limitation. Bakit may limitation? Dahil ang sleeve natin, okay, ito yung sleeve. Ito yung ano, yung crankcase. Ha? May hanggang laking kaya niyang i-accommodate yung sleeve. So, ito, pagkakaalam ko, ang bore out nito nung sleeve natin, ang isipin na, ito ha, baka nalilito kayo. Ito, bore out niya! Ayan ha, natulad ito. Design to para sa 67 na piston. So, ang ano, para maging safe yung piston na 67, ang sleeve dapat niya is 2mm dapat yung kapal. So, 67 plus 4. Kasi, tig 2 eh, yung kapal ng sleeve eh. So, 71 yung bore out ito. 71. Para maging safe. Okay. 71. So, ang 67 sa 50.6 na stroke, ang displacement niya is 178cc. So, ako, mayroon ako dating, ano, may 178cc akong, ano, black dati. Malakas talaga siya. 178cc. Iba pa yung head, ha? Dito muna tayo sa black. So, yun ang maximum na pwede mo ilagay. 71 na bore out para safe. 2mm yung kapal ng sleeve. So, ang piston mo 67 times 50.6 times 0.0007854. Yung equivalent nun is 178cc. So, malungkot kayo dahil bakit yung mga ibang motor, Raider, but yung Raider may 200cc, may 300cc, may 400cc. Pag-uusapan natin ngayon yan. Dahil pwede din sa Fury yan. Ang problema, willing ba kayong gumastos? So, ito yung 56, ha? Ay, sorry, 50.6. Ito, papakita ko sa inyo, syempre.
55 ang stroke nito. Yan. So, galing sa taas, bababa siya. Okay. Pag sinukat yon, 55 ang stroke niya. So, pag 55 ang stroke mo, naglagay ka ng 67 na pinakamalaking piston na available natin dito is 67. So, pag ginawa mo yon, ang displacement na pwede mangyari dito is 193 cc. Laki yun. So, mula 178 cc naging 193 cc. Meron siyang around plus 15 na displacement. Anong ginawa rito? Actually, ang ginawa rito, naka-offset siya. Itong pin, bagyang naka-akyat. So, ito, hindi ko ginawa, nabili ko siya talagang 55mm na yung stroke niya. Ang tatak na ito is TB, trail bikes. Dati yung gamit ko is Two Brothers. Yung Two Brothers ko, ayan, kung nakikita nyo kulay po lang yan, ayan. Na nakalagay yung Two Brothers. Tapos bibigyan ko pa yung sikreto dyan. Kung makapansin nyo naman, ayan, pag umikot siya, ayan, wala tinatamaan, saktong-sakto. Dito is pwedeng-pwede. Ano mang siyempre mas malaking displacement, mas marami kang pwedeng ilagay na hangin tsaka gasolina sa chamber, sa combustion chamber. Eh, mas malakas yung power. Ayun yung purpose nun. Pero naglalaki din displacement. Para mas marami tayong mailagay na gasolina tsaka hangin doon sa loob ng chamber. Para pag sumabog, mas malaki yung may lalabas ng power. Ano pa pwedeng gawin dito para lumaki pa yung displacement? Diba, 67 yung piston na pwede nating ilagay. Siyempre, meron din siyempre yung ito, nagawa ko na to. Ito, ginamit ko to. Pero pinalitan ko ng pin. Lagyan ko lang stroker pin. Ito, yan. Stroker pin to. Mapansin nyo. Ayan, hindi siya. Naka-offset siya. Offset siya ng 4mm to. 4mm. Ayan, may alagay na 4. Itong isang to, itong ginamit ko. Pero naka-pin 3. So, pag pin 3, plus 3 sa ibabaw, plus 3 sa ilalim. So, tutulak siya mas mataas, sasaw-saw siya mas mababa. So, ang total displacement nito, pag naka-pin 3 ito, ang total stroke is 61. Sipin mo, bababa siya, aakyat, 61 yung stroke. So, pag nilagyan natin ng 67 yun, 210 cc yata. May 200 cc na tayo na fury. Okay. Pero hindi lang ganun-ganun yun, ha. Hindi lang basta-basta na ilalagay yun doon. Dahil marami pang ginagawa. Sir Mel, ano pang ginagawa dyan para gawing ganun yan? Ang ginagawa doon, nakita nyo to sa ilalim. Dahil masyado mataas yung pag gumamit kayo na stock na, nito na connecting rod, medyo mataba yan. Ayan, mataba. Mataba yung ilalim. Mataba yung connecting rod, yung bayag. Ito. Ayan, ito yan, mataba yan. Pero sa mga nabibili na dyan to na trail bikes, manipis na yun. Nakayod na yun. Ayan, nakayod na siya. Nakayod na siya. So, ang tendency, pag gumamit kayo ng stock na connecting rod, tatamaan niya yung buong ilalim na to. So, kakayurin mo pa yan. Kailangan mo magkayod dyan. Doon, yan. Kakayurin niyo yung paikot para di tamaan. Kasi saktong-sakto lang ang tolerance niyan eh. Parang 2mm lang. Eh, pag naglagay kayo ng 3mm o kaya 4mm, tatamaan yun. So, magkakayod kayo ng 2mm para huwag tamaan. So, yun ang
ano ang mangyayari pag naglagay kayo ng stroker pin. Magkakayod kayo dito sa crankshaft. Hindi siya bolt-in. Hindi katulad ito na nabili ko na ng 55 talaga dahil naka-offset siya. At gumamit siya na mas maiksing connecting rod para maiakyat bahagya yung pin. Para sumausaw siya na mas malalim at tumulak na mas mataas. Okay. So yan. Okay. Ito yung 55. Kung merong 55 na stroke, meron din naman syempre binabaan na stroke. Kung 50.6 ang stock stroke natin, meron din tayong 44.4. Ang tatak na itong crank na ito is kita ko. So ang crank na ito, nakita nyo hindi siya bilog. Ang tawag dito belt, anchor ba? Anchor or bell type. Ang stroke nito is 50.4. Ano ba yan? Nitignan ko lang kung may galaw. Yan, 44.4 ang stroke na ito. So, anong kagandahan yan, Sir Mel? Ang kagandahan nito is mas high RPM. Ayun lang ibig sabihin na itong 50.4 na ito na crank. Mas high RPM itong crank na ito. Kasi, bakit? Ano nga pala, para pala magawa itong 44.4 na ito na crank, ito naman, inilubog yung pin. Napapansin nyo, A9 pin nyo, malapit na dito sa may bearing. Yung isa, yung 55, palayo ng bearing. Ito, palapit sa bearing. Tapos sinabol ng mahabang connecting rod na nakapalish. Ha? Nakapalish ng connecting rod natin. Ayun, nakapalish siya. Nakapalish siya. Tapos, ang pin pala nito is pin 14. So, mas matibay. Nakagamit na ako ng kita ko na ganito. Na 56 ha. Yung 56, yung sa race bike ko. Pero ito is ano to. Downstroke to eh. Ang kagandahan nito is high RPM siya. Mas mataas yung RPM niya. Yung nakalagay sa, ano niya, sa specs niya, kaya umabot ng around 12-13,000 RPM. Kung tama yung ano mo, tama yung gamit mong CDI, tama lahat ha. So yun, kung meron tayong napakataas ng stroke, ito naman yung pinakababang stroke. So ito yung mga na-testing ko na crankshaft. Sa lahat ng nagustuhan ko, yung ano, itong isa, yung naka offset tapos ilagyan ko ng pin. Ito, 200. Itong chair. Kawasaki chair. 200cc yan. Pero hindi halata. Mukhang luma. So yun, sinare ko lang sa inyo yung mga crankshaft na meron ako. Sana na-appreciate nyo. Ang kano pala to? Sorry. So, sabihin ko sa inyo magkano to. Ito, minana ko lang to ha. Hindi ko talaga binili to. Binigay lang sa akin to. Salamat pa sa nagbigay niyo sa akin. So, pagkakaalam ko dati nasa 600 USD. So, parang 10,000 dati. Eh, bihira na lang yung... Meron pa rin ako unan, pero medyo mahal pag in-import mo. Parehas yan. Yung itong short stroke tsaka yung long stroke, parehas 600 USD. Sa kita ko yun ha. Ito naman trail bikes, nasa available to yung trail bikes TV. Available to 25 yata. 20 to 25,000. Pag imported price na yan. Galing US to, US brand. Meron pa yung Two Brothers, mas mahal yun. Nasa around 500 to 600 USD din siya. Nakakabit parehas yung crank kong ganun, so hindi ko mapakita sa inyo. Ay, meron pala. Aso nandun eh. Payupak. Kulay itim lang yung, mas iba yung tsura niya dun sa may trail bikes. So guys, sana nagustuhan nyo tong video na to regarding sa mga crankshaft ng Fury. At kung akala nyo walang stroke up o kaya down stroke
ang crankshaft ng Fury meron po. Kaso magastos nga lang. Kung nagustuhan nyo siyempre itong video na ito, siyempre paki-like yung video natin. At kung di pa kayo nakapag-subscribe, pa-subscribe po. And kung gusto nyo mag-update sa videos ko na ginagawa, siyempre click the notification button. Salamat nga pala, okay, sa Maxima. Ayun ang gamit ko lang is, kung gusto nyo tumagal yung makina nyo, gumamit kayo ng Maxima Racing Oils. Meron tayong mineral base. Meron din tayong semi-synthetic, tsaka 100% synthetic. Magkaiba yung polysynthetic sa 100% synthetic, ha? Mas mahal yung 100% synthetic. Dahil ester-based ang Maxima. Ang paaganda talaga niya. So, masuggest ko sa inyo gamitin nyo siya. And salamat nga pala kay Sir Jun sa Kion Sondra, yan. Sa aking t-shirt at ilaw ng aking motor. Kung gusto nyo maliwanag ang buhay nyo, maliwanag ang daan, gumamit kayo ng Kion Sondra na ilaw. Pasok na pasok siya sa headlight ng Fury. Promise. Hindi kayo magisisi. Hindi na ako nagkakabit ng auxiliary light simula nang gumamit ako ng Kion Sondra. Siyempre, salamat sa ano sa Gulong Pirelli kay Sir Pipoy. Sir Pipoy, salamat sa race tires na binibigay. Ngayon pala yung gagamitin gulong sa ano sa aking Phaeto. Phaeto na club race. Sana subaybayin yun. So, maraming salamat mga kabady sa panonood and see you later mga kabady.